tayo na managpapangang balita. Kakulangan sa gamit at training, inamin ng NPD SWAT kung bakit pumalpak sa pagresponde sa hostage taking. Pag-upo ni DILG Secretary Jesse Robredo sa komiteng naging bisiga sa pumalpak na hostage taking, inulan ng Batikos. Halos 100,000 senior citizen, posibleng may tsepwera sa pensyon ng gobyerno. Exclusive, magkapatid na menor de edad na naulila sa ina, ginahasa ni Lolo. Chris, ipinagdadamot nga ba ang anak kay James Yap? Ang sagot ng Star of All Media, tutukan. At ang inaabangang Star Magic Ball, iahatid namin live. ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, kakulangan sa gamit at training. Ito ang mga naging dahilan ng mga miyembro ng MPD SWAT kaya tumalpak ang pagresponde sa August 23 hostage taking. Maging bulletproof vest nila, expired na pala. Nagpapatrol, Nico Bawa. Mula pa lang sa pagsalang kay Chief Inspector Romeo Salvador sa DOJ hearing kahapon, lumalabas na kulang sa gamit ang pulisya, partikular ang Manila Police, lalo na sa pagtugon sa hostage taking. Bilang assistant negotiator, siya ang unang lumapit sa hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza, pero ginawa niya ito nang walang bulletproof vest. How come you did not have a vest? I don't have a vest, Your Honor. There's only one vest in your office? Only Carl Yebra has a vest, Your Honor. Kakulangan din sa equipment ang idinahilan ng mga miyembro ng MPD SWAT kung bakit tumagal ang rescue operation sa hostage taking. Wala rin silang mga pampasabog para mapasag ang salamin ng buske at gumamit sila ng maso. Wala rin silang night vision goggles. Walang armored personnel carrier at kulang din sa mga armas para sa assault operation. Siguro mas maganda po yung assault rifle, sir. Assault rifles, bakit? Kasi po maliit lang po siya, na hindi po katulad nung A1 na barrel yung mga ginagamit po namin nung ano pa po kasi nung Vietnam War rin, sir. Alanganin din daw ang kanilang bulletproof vest na bukod sa expired na ay hindi akma para sa M16 na ginamit ng hostage taker. Yung mga sinusuot naming vest, hindi na kami ganung kasure na bulletproof pa yun. Lumalabas din na kulang sa training ang ilang pulis na nagsasanay lang gamit ang sariling pera. Yung 2004 po, basta sold, sir, sa Bikutan, sir. 2004? Yes, sir. Nasundan pa ba yun? Hindi na. Hindi na po, sir. Sana every month pumuputok sila. Ang problema, wala naman talagang suporta. Kaya ito, yung training nila, sariling training. Pagkatapos ng hearing, agad humingi ang DOJ ng inventaryo ng mga gamit ng MPD SWAT, pati na rin ang listahan ng natanggap nilang training. Yung mga trainings niya. Pero kahit kulang sa gamit, iginit ng MPD SWAT na hindi sila nagkulang sa tapang at ginawa na lang nila ang kanilang makakaya sa gitna ng hostage taking. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Samantala, umani ng Batikos si DILG Secretary Jesse Robredo sa ginawang pag-isa sa sarili niyang opisyal sa imbestigasyon ng hostage taking. Tila raw kasi ginisa ni Robredo sa sariling mantika ang kanyang ahensya na siyang namamahala sa pambansang pulisya. Nagpapatrol, Apol Salandoni. Sa pagdinig ng Incident Investigation and Review Committee o IIRC noong Biyernes, maraming nakapansin sa pag-isa ni DILG Secretary Jesse Robredo sa sarili niyang undersecretary na si Rico Puno sa naging aksyon ng PNP sa hostage-taking incident sa Quirino Grandstand. Pero sa halip na puri, panay-batikos ang inabot ng kalihim sa mga social networking site.
Sabi ng iba, hindi raw dapat sumali si Robredo sa fact-finding body dahil hawak niya ang PNP. Hindi rin daw maganda na ginigisa niya sa publiko ang sariling tauhan. Pati mga mambabatas, pinuna ang tila paghuhugas kamay ni Robredo kahit pa sinabi ni Pangulong Aquino na si Puno ang direktang namamahala sa PNP. I do not think that it is appropriate that he should be a member of the investigating panel. Ipinagtanggol naman si Robredo ni dating Isabela Governor Grace Padaca. Si Secretary Robredo ang isa siguro sa mga huling tao na magtatago sa kanyang responsibility and accountability. Huwag din daw haluan ng politika ang trahedya ng hostage taking. Panawagan ngayon ng mga taga-suporta ni Robredo kay Pangulong Aquino. Ibigay na ang buong tungkulin ng DILG sa kalihim para hindi na maulit ang kalituhang nangyari. Apples Halandoni, Patrol ng Pilipino. Nag-alay naman ang dasal ang halos 500 bikers sa Fort Santiago kanina. Ito ang kanilang alay sa mga namatay sa malagim na hostage drama noong 23 sa Agosto. Nagsilbi na rin nila itong stopover matapos mag-ikot sa lungsod ng Maynila. Layunin nilang iangat ang turismo na tumamlay matapos ang trahedya. Malalaking diskwento halok ng mga bigating hotel sa Visayas kasunod ng dagok sa turismo ng hostage taking sa Quirino Grandstand. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Maraming pumunta sa huling araw ng Philippine Travel Mart sa Mega Mall kanina kung saan bagsak presyo ang biyahe ng mga eroplano at hotel. Ito ang hakbang ng ilang hotel sa bansa para ibangon muli ang turismong apektado umano sa madugong hostage crisis. Pambawi raw nila ang katakot-takot na promo, gaya ng 50 to 70% off sa hotel stay. So the Lapu-Lapu City Government took an initiative and called the owners and sales and marketing directors of the different resorts of how we can counteract the effects of some cancellations from Hong Kong and China. This initiative is very timely for us to at least recover what we have lost. Ang ilang resort naman sa Boracay, target maengganyo ang European tourists. Pero para sa general manager ng Shangri-La Hotel sa Pilipinas, hindi na raw kailangan ng mga diskwento para makaakit ng hotel guests. And we are welcoming a fairly big Chinese delegation at Makati Shangri-La tomorrow. Mm-hmm. I think the life goes on, business goes on. Tingin naman ang presidente ng travel agency sa bansa, kailangan lang daw ipaliwanag sa mga turista na isolated case ang trahedya sa Quirino Grandstand. Umaasa naman ang mga travel agencies na ma-lift na ang travel advisory ng Hong Kong sa Pilipinas. At kung mangyari ito, unang iimbita ng Hong Kong at international media sa ipinagmamalaki nating magagandang isla sa bansa. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Tatlong miyembro ng Abu Sayyaf ang napatay ng mga pulis kanina sa Sulu. Kabilang dito ang kapatid ng leader ng bandidong grupo. Kaya naman, agad itinaas ng PNP at AFP Western Command ang full alert status sa Mindanao. Nagpapatrol, Shara Zambrano. Nagpapatrolya ang isang grupo ng mga pulis sa Maimbong Sulu, dakong alauna ng madaling araw kanina, nang paputukan sila ng isang grupo. Walang nasaktan sa mga pulis, pero tatlo ang napatay nila. Lumalabas na mga miyembro ang mga ito ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Kinilala ang mga napatay na suspect na sina Al Najir Jihani, Magdal Basal at Abdul Gafur Jumdail na nakababatang kapatid ng mataas na leader ng Abu Sayyaf na si Gumbahali Abu Jumdail alias Abu Pula o Dr. Abu. Dahil dito inilagay ng PNP sa full alert ang buong Mindanao dahil sa posibleng pag-resback ng bandidong grupo. Medyo malalaking tao po itong para naman po sa safety ng mga ibang elemento na hindi pa nakakalam sa incident and baka silang gantihan. Base sa record, 6 ang arrest warrant ni Gafur Jumdail sa salang murder at frustrated murder. Sangkot din siya sa mga kidnapping gaya sa Sipadan, Malaysia noong taong 2000, sa Dos Palmas, Palawan noong 2001 at sa tatlong International Red Cross volunteers noong isang taon. Sa kabila nito, hindi pa itinataas ng PNP ang alert level status dito sa Metro Manila maging sa ibang lugar sa labas ng Mindanao. Ang assessment natin dito sa Kamaynilaan ay mukhang hindi aabot. Pero just to make sure ay tuloy-tuloy natin i-assess ang sitwasyon. Gayunpaman, pinaiigting na rin ang seguridad sa mga airport, seaport at iba pang vital installations. Simula kaninang tanghali, iniinspeksyonan ng mga K-9 units ang bawat isang pasahero at bagahe. Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino.
Sa harap ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakadengge, patuloy ang defogging ng MMDA. Karamihan kasi sa mga nagkakasakit ng dengue ay mga estudyante. Exclusive nagpapatrol, Abner Mercado. Sa Diosdado Macapagal Elementary School sa Tatalon, Quezon City, nagtungo ang mga tauhan ng MMDA para sa defogging kontra dengue. Mula sa mga classroom hanggang sa mga palikuran ng paaralan, ibinuga ang pamatay lamok. Mainam daw na linggo isagawa ang defogging para di maabala ang mga estudyante at hindi malanghap ang kemikal. Hindi lang po magbubugaw ng mga lamok, kundi isa, makakapinsala rin po sa kanila, hindi lamang sa lamok nga po pala, kundi pati sa mga crawling insect. Mahigit 4,800 ang populasyon ng paaralan. Ayon sa principal, wala pa namang nabiktima sa kanila ng dengue, lalo't nakatulong ang mga nakapaskil na impormasyon ukol sa dengue sa buong paaralan. Malaking tulong po sa amin, sa mga mag-aral, dahil sa pamamagitan niyan ay nawawala yung mga lamok. Pinapurihan din ni Dr. Eric Tayag ng Department of Health ang programang ito ng MMDA. Mas mahaba daw kasi ang inilalagi ng mga bata sa paaralan, gaya ni Arby Aporsiple, grade 1 student sa isa pang eskwelahan sa Quezon City na nakaratay ngayon sa ospital. Nakagat ka ng lamok sa eskwelahan niyo? Maraming lamok doon? Umaasa naman ang iba pang paaralan na magtutuloy-tuloy ang aksyon ng MMDA para makaiwas ang mga mag-aaral sa panganib ng dengue. Mula Enero hanggang 3 ng Agosto, umakyat na sa 62,503 ang dengue cases sa bansa. Sa bilang na ito, 465 na ang namatay. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino.